Isang magandang araw mga kaibigan. Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo ng isang kapanapanabik tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. As far as I can tell, the baby is doing fine. Konting panahon na lang ang hihintayin at masisilang muna siya. Would you like a copy of the video? Yes, Doc. Okay, pagagawan ko kayo ng kopya. Pwede ka nang tumayo, sabi nito sa kanya. Lumapit ang assistant nito at pinunasan ng tissue ang tiyan niya para maalis ang gel na nakalagay roon. The day passed quickly. Malapit na ang due date ni Lyra. Pinaghandaan niya iyon, kaya nag-impake na siya ng mga gamit para bibit-bitin na lamang niya ang bag na iyon anumang oras siya nakakailanganin niyang pumunta ng ospital. Kasalukuyan siyang may dinadagdag na gamit sa loob ng bag nang may kumantok sa pinto ng kwarto niya. Tuloy, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Paulo sa kanya. Naghahanda lang ako ng gamit ko. Baka biglang madali itong panganganak ko mataranta pa ako. Good thinking. Anito kung ako ang mag-aayos ng mga gamit mo baka kung ano pa ang madala ko. Umupo ito sa gilid ng kama. It's getting close, isn't it? Nakangiting tumango. Nervous. Muli itong tumango. Pero hindi lang ang mismong panganak niya ang pinangangambahan niya. Mas ang pagpapalaki na mag-isa sa anak nila ni Justin ang nagdudulot ng pag-alala sa kanya. Tandaan mo yung sinasabi ko sa'yo. Nandito lang ako kung kailangan mo ko. Anito na tila nababasa ang pinag-aalala niya. Ang dami mo nang nagawa para sa akin. Sa amin ang baby ko. Wika ni Lyra. And I keep telling you, I don't mind. You're such a good friend. Inabot niya ang kamay nito. Oh, napakunot noo ka. May problema ba? Usisa ni Lyra sa kanya. Wala, sagot nito. Come on, you can tell me. Na makaganti man lang ako sa'yo. Lahat ng nagawa mo para sa akin. Pang-encourage nito. Wala talaga. I just had a hard day at work, sabi niya. Bakit? Anong nangyari? Usisa nito. Nagkaroon ng delay sa delivery ng mga materyales. Those kinds of things shouldn't happen. Kapag ka malakihan ang proyekto, malaking pera ang katumbas ng mga ganong bagay. Anong ginawa mo? I had to fire someone. Hindi ko gustong gawin ang ganon. Inaalala ko rin kasi ang mga taong dumidepende sa kung sino ang tatanggalin ng pinagkakaitan. Pero kailangan Hindi ito ang unang beses na pumalpak siya. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Alam kong hindi mo gustong gawin yon, pero kailangan. Wala naman sigurong mali roon. Saad nito? I guess so. Hindi lang maganda sa pakiramdam. Dahil mabait kang tao. Nakangiting tumingin siya dito. You think so? I know. Thanks. Oo nga pala. May dala kong pizza kaya nga pala kita kinatok. Para tanungin kung gusto mo. Sabi niya. Oo ba? I gained so much weight already. What a few more pounds. Nakangiti nitong sabi. I keep telling you, you carry your weight well. Sabi niya. At parati ko ring sinasabi na bulero ka. Natatawang ganti nito. I'm not. Yes, you are. Hindi na ako magugulat kung malalaman ko na ang lahat ay nililigawan mo at napasagot mo. You are a such charmer. Is that a compliment? If it is thanks, nakangiting wika niya. Totoo naman yun. The way I see it, you have any woman you want. They had lunch and they had enough under the trees. Then, the strange feeling woke her up. Akmang babangon siya.
nang maramdaman niya ang pagdaloy ng likido sa kanyang binti. Ah! Manang Brenda! Tawag niya. Mabilis itong lumapit sa kanya. Hindi binalak ni Lyra na pasamahin pa si Paolo sa delivery room. Panay-panay na ang paghilab ng tiyan niya nang ipasok siya sa delivery room. Maya't maya siyang napapasinghap sa sobrang sakit. Mabilis na dinaluhan siya ng doktor. Dumadaing siya sa sobrang sakit. Soon the pain were coming waves. Halos wala nang patlang ang mga iyon. Nakikita ko na ang ulo, ana ng doktor na nakaposisyon sa dulo ng kama. Sa susunod na construction ay ito dumuang pag-iri. Pagod na siya at nakakapaglata ang maya't mayang paghilab ng tiyan niya. Kaya mo yan. We almost there, sabi ng doktor. Nagbigay ng iba yung lakas sa kanya ang pag-encourage nito sa kanya. Kasabay ng kasunod na construction ay itinodo niya ang pag-iri. Napasigaw siya sa sobrang sakit. And then the pain level suddenly dropped to zero or close to it. Ilang sandali lang ay marinig na niya ang iyak ng isang sanggol. It's a boy, pahayag ng doktor. Naghalo-halo ang emosyon sa dibdib niya. Joy, regret, and sadness. Say hello to your baby, ana ng doktor. Inilapag nito ang bata sa tiyan niya. Tears flowed primly down her cheeks. Ramdam agad ang matinding pagmamahal para sa bata nang isinilang niya. Justin, we have a baby boy, bulong nito. My baby! My baby! Paulit-ulit na wika niya. Ilang saglit nang hinaya ang manatiling nakadapa lang sa tiyan niya ang sanggol. Kapag kakunwan, ay kinuha muna ito ng isang nurse para linisin. Nakabalot na ito ng blanket nang ibalik ito sa tabi niya. Dahil sa sobrang pagod, ay namigat ang mga talukap ng kanyang mga mata. Ilang sandali pa ay mahimbing na siyang natutulog. Papasok pa lamang si Paolo ay naulinigan na niya ang iyak ng sanggol. It was a very welcome sound to him. Imbis na mayamot ay napangiti pa siya. Naging rason din iyon para bilisan niya ang paglalakad. Galing sa den ang iyak. Doon siya tumuloy. Hindi siya nagkamali ng akala. Nandoon sina Lyra at Jaber. Jaber ang napili ni Lyra na ipangalan sa bata. Nagliligalig na naman ang isang yan, komento niya. Ischedule niya ito para mag-iiyak. Sagot ni Lyra. Sa loob ng isang buwan makalipas ay nakasanay na nila ang pagliligalig ng sanggol. Kapag ganung oras. Pasensya ka na. Wala kang dapat ipagpasensya. Kaya pala ako naparito para tanungin kita dun sa balak mong pagbalik sa Europa. Sigurado ka na ba dyan sa plano mo? Tanong ni Paolo sa kanya. Oo. Hindi habang buhay ay magtatago kami ng anak ko. Kailangan ko ng legal na pakikipaghiwalay kay Justin para malaya na ako sa kanya, wika nito. Ikaw ang bahala. Kailan mo balak umalis? Pwede kitang samahan. Matagal na rin akong hindi nakakauwi sa amin, anito. Sa lalong madaling panahon, Paolo, para makapag-umpisa na ako. Kami ng anak ko ng panibagong buhay. Naririnig mo ba ako, Paolo? Tanong nito sa kaibigan na biglang napatulala. Ha? Oo, friend. Sasamahan kita. Sagot nitong naguguluhan dahil sa nakita sa news tungkol sa kanyang half-sister at si Justin. Sa tanawi ng maliit na bintana ng eroplano, nakatitig si Lyra. A years ago, lulan din siya ng eroplano. Sila ni Paolo, patakas. Gusto niyang takasan ang kanyang kapalaran. Noon, sila lang ni Paolo. Ngayon, tatlo na sila. Mabuti na lang mabait nga si Jaber. Hindi nagmamaktol. Habang tuwang-tuwang pinagmamasda ng anak, a fanny for your toe, untag ni Paolo sa kanya. Nating, ngiti nito sa kanya. Iniisip ko lang na ganito din tayo noon. Ngayon pabalik na tayo.
He gave an amused smile that made the handsome face even handsomer. Ang uri ng ngiti na hindi iilang babae ang mabibighani. Tall, fair and handsome, and gray eyes. At may kulay ang buhok na kung tawagin ay dirty blonde. Matipunong katawan na utang nito sa gym at regular na pangangalaga. Dahil sa original Italian si Paolo, hindi maikakaila ang matangos at perpekto nitong ilong. Pinisil niya ang kamay ni Paolo na nakahawak sa kanyang kamay, na para bang kumukuha ng assurance mula rito sa maaaring kahihinatnan ng pag-uwi nila pareho. Makalipas ang 13 oras ay lumapag na ang eroplano sa kanilang pupuntahan. Ang nakita ni Lyra sa resort ay ang kanyang half-sister na si Bernadette at si Justin. She tried tempting Justin that day, but he seemed to have no interest in her. Mali ang akala ni Lyra. Iniisip ni Bernadette ang katotohanan kung ano ang meron ngayon si Lyra na dapat para sa kanya. Guwapo at mayaman na asawa. Hindi siya masayang isipin si Lyra ang lahat na nagtamasa ng karangyaan na dapat ay para sa kanya. Iminungkahi mo ba kay Justin ang naisip ko? Tanong ni Rebecca kay Bernadette. Nasa lanay ang dalawa. Yeah, I sounded like stupid. He laughed at me. Wika ni Bernadette and stretched her body the full side. Malaking babae si Bernadette. Prominente ang bone structures. Walang pat sa katawan, but she hated her body. She always wished that she was softer, more feminine na gaya ni Lyra. Kung magpapagupit naman siya ng buhok, magmumukha siyang lalaki. Hindi mo ipinili. Wika ni Rebecca na kahit kulubot na ang balat ay nagawa pang mag-two-piece bathing suit. Nagsindi ng sigarilyo si Bernadette. Ayokong makahalata si Justin, mama. Sooner or later, marirealize naman na tama ang mga sinasabi ko sa kanya tungkol kay Lyra. Tiyakin mo lang, kinabukasan mo ang iniisip ko. The old man, hindi ako papayag na hindi ako makikinabang sa kayamanan niya. Kailangang mapunta sa iyo si Justin. Hindi ko maintindihan kung bakit walang nangyari sa inyo sa resort. Palagi kayong magkasama, wika ni Rebecca sa anak. Kaya nga mama, hindi ko pwedeng madaliin. Alam ko kung ano ang ayaw niya sa babae. Naghihintay lang ako ng tiyempo. Pag nangyari yon, wala nang babalikan pa si Lyra. Sabay halakhak nitong tuwang-tuwa. Kailan pa ang dating ng tiyempo mong yan? Rebecca snapped at her. Wala na si Lyra. Wala siyang girlfriend. Kami lang dalawa ngayon, mama. Malungkot palagi. Lasing. Saan ba tutungo yun? Wika ni Bernadette. Kung may patutunguhan kayo, sana inoon pa kayo nakarating, paismid na sabi kay Bernadette. Malalim ang hitet ni Bernadette sa sigarilyo. Naiinip na nga siya dahil kahit katiting ay hindi nagpapakita ng ibang motibo si Justin sa kanya. Kahit ano pang pangaakit ang gawin nito, baliwala sa kanya. Anong pinakain ni Lyra dito? At nahulog ang loob nito sa kanya. Ang kilalang playboy? Sa alta sociedad? Palaging laman ng magazine ay mapapasa akin ka din. Isang maid ang lumabas. Telephone. Ma'am Bernadette? Si Sir Justin po, tawag nito. Mabilis na pinatay nito ang sigarilyo at kinuha ang cordless phone sa maid. Justin, aniyang kontrolado ang emosyon. At dito na po nagtatapos ang 15 bahagi ng aking kwento. Hanggang sa muli po! Isang maid ang lumabas. Telephone. Ma'am Bernadette? Si Sir Justin po, tawag nito. Mabilis na pinatay nito ang sigarilyo at kinuha ang cordless phone sa maid. Justin, aniyang kontrolado ang emosyon. At dito na po nagtatapos ang 15 bahagi ng aking kwento. Hanggang sa muli po!